Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. Mapakarami ng panahon ang lumipas. Marami ng taon, buwan, linggo, araw, oras, minuto ang nagdaan sa ating buhay. Ngunit, mga mahal naming kababayan, natanong na ba natin ng ating sarili kung bakit tayo nasa mundong ito? Anong purpose ng pagkakalikha sa atin ng ating tagapaglikha? Tayo ba ay para kumain, magutom, uminom, matulog, magpahinga, magtrabaho, mag-ipon ng kayamanan, magpagawa ng malalaking bahay, at hanggang sa mamamatay na lamang? Ganun na lang ba ang way ng ating buhay? Napakahalaga na mapagtanto natin na ginawa ang sinasabing tubig para inumin, panghugas. Ginawa ang lapis at ballpen para panulat. Ginawa ang mga keypad, mga gadget para gamitin sa tamang pamamaraan. Pag binili mo ito, meron itong kasamang manual. Tayo kaya na mga tao, bakit kaya tayo nilikha ng Diyos? Kung iyong i-imaginein kapatid, no, kung ang ballpen pinanghalo mo ng kape, hindi angkop sa kanyang pagkakalikha. Kung ang sinasabing keypad pinangpalo mo, hindi angkop sa kanyang pagkakalikha. Kung ang buhay mo ay nababatid mong isa lang at ginamit mo ito sa hindi tama at hindi angkop, marahil hindi tama ang pagsasabuhay mo sa mundong ito. Kaya napakainam na maunawaan ng bawat tao kung anong purpose ng buhay natin sa mundong ito. Bakit tayo nilikha ng ating tagapaglikha? Para magamit ng isang tao ang kanyang talino at ang pagkakataon sa mundong ito habang siya'y nabubuhay sa tamang pamamaraan. Dito sa pananampalatayang Islam, napakaliwanag, napakalinaw na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, kanyang tinuran kung anong dahilan, kung bakit ang tao ay nasa mundong ito, kung bakit niya nilikha. Ang sabi niya, ba'ad'udu billahi minasyaitonir rajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao, maliban na lamang nasambahin nila ako. Napakaliwanag mga mahal naming kababayan. Nandito tayo sa mundong ito para sambahin ang ating tagapaglikha. Hindi para gumawa lamang ng mga bata, gumawa lamang ng bahay, magtrabaho lamang, o gumawa ng kung ano paman. Hindi yun ang purpose ng buhay natin. Ang purpose ng buhay natin, sambahin ang ating tagapaglikha. Subalit, sa panahon natin ngayon, napakaraming kiniklaim na ito ang aking tagapaglikha. Ito ang aking Diyos. Ito yung isang malaking problema ng tao ngayon. Hindi naman niya mabatid kung sino ang kanyang sasambahin. Pagkatapos niya itong marinig na ang mission niya pala sa mundong ito, sambahin ang kanyang tagapaglikha, subalit ang isang problema, napakaraming Diyos na sinasamba ng tao. Dito uli sa banal na Quran, binigyan ng kalinawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isyong ito, kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Ang sabi ng Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ang sabi ng Allah, Innani ana Allah, katotohanan ang pangalan ko ay Allah. La ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. At walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya't sambahin ninyo ako, mag-alay ng palagi ang pagdarasal upang pag-alala at pagpapasalamat sa akin. Napakaliwanag mahal naming kababayan. Dito sa Islam, walang pag-aalinlangan. Ang reason kung bakit ka nilikha ng ating tagapaglikha ay para sambahin lamang siya. At sino ang dapat sambahin? Siya mismo nagsabi ng pangalan niya, si Allah. At walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kaniya. Kaya kahit sinong tao na makarinig ng mensaheng ito, kinakailangan gawan niya ng paraan upang mailigtas niya ang kanyang sarili sa impyerno. Papaanong paraan? Kinakailangan ang way ng kanyang buhay ay kanyang susundin na sambahin ang ating tagapaglikha, si Allah. Walang sasambahing ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya napakaliwanag mga mahal naming kababayan, pag ang buhay mo ngayon ay hindi mo nagamit sa tamang pamamaraan, mapupunta ka sa impyerno ng apoy. Kapag nagamit mo ang buhay mo sa tamang pamamaraan, sinamba mo ang Allah at siya lamang ang tinuring mong Diyos, wala nang iba pa, papasukin ka niya sa paraiso. Kaya napakaliwanag at naintindihan sana natin na gamitin natin ang ating buhay sa tamang pamamaraan at sa tamang pagkakalikha sa atin. Inshallah ta'ala,
Dalangin ko kay Allah, kayo ay kanyang gabayan. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyo lahat, mga mahal naming kababayan.